Lolit Soles, sinupalpal si Liza Soberano sa pahayag nito kaugnay sa pagiging toxic ng love team phenomenon sa Pilipinas. Matatandaan kamakailan lang ay viral ang pahayag ng aktres na ang pagkakaroon ng love team ang paraan para sa mga aktor at aktres na maging big stars sa bansa. Binunyag din ito ang tunay na kalakaran sa pagkakaroon ng love team. Pahayag pa ni Liza, "The thing is, in the beginning of your love team too, you're not allowed to say that you are dating because you want to keep the fans kind of hungry for you guys to actually be dating. It helps with the projects because they're always excited. In the Philippines, the only way to become a big star really, if you're not a singer, if you're an actor, is to be in a love team." Bagay na inalmahan ng netizens, pati na ng mga veteranang showbiz columnists. Isa na nga dito si Lolit Solis, na isa ding talent manager. Post pa nito sa kanyang IG, "Talagang ayaw kuminto ni Liza Soberano sa self-destruction na ginagawa niya Salve. Ngayon naman parang know it all na alam niya ang issue tungkol sa love team. Sayang ang maganda niyang career na sinimulan niya sa Pilipinas na parang sinira niya dahil lang sa Hollywood dream niya. Pwede namang ituloy niya pangarap niya nang walang sinasabi. Walang iwanan issue. Basta lang mag-try siya at sana biglain na lang lahat pag nagkaroon siya ng Hollywood project. Hindi gaya ngayon na naging mega siya dahil sa mga sinasabi niya. Mahirap talaga pag ganyan para bang alam mo ang lahat. Wala ka pang napapatunayan pero ang yabang mo nang mabigay ng komento. Hindi si Liza lang ang sumubok mag-Hollywood dream. Marami na at lahat na bigo. Sana para maiba, magtagumpay si Liza Soberano at maging successful ang tunay niyang pangalan na Hope. Hoping for the best. Bongga." Di rin maiwasan ng ibang netizens na mag-react sa sinabi ni Liza. Himutok nila, "Grabe naman ang pagka-bitter mo. May mga tao talagang walang utang na loob. Nakakalimutan lahat ng mga ginawang maganda para sa kanila. Te, hindi kang maging successful niyan." "Grabe naman ang pagka-bitter nito. Walang utang na loob. Ang toxic love team mo ang bumuhay sa pamilya mo. Ayaw mo pala sa love team, e bakit ka tumanggap ng projects? Ingrata ka. Kung makasalita, like she didn't benefit from it. And for everyone saying, she's saying it matter-of-factly, no. The words she used are all on the negative, and she did insinuate it negatively. Girl, ganun talaga dito. Pag walang talent, either magpakita ka ng skin or get stuck sa love team. Alam mo na saan ka, iha. Kaya tigil mo na yan. Pasalamat ka na lang sa nagbayaman at nagpasikat sa'yo. Kahit na pumato ka kasi maganda ka lang. P.S. Merong nagsimula sa love team pero nag-bloom at made a name on their own. Talent talaga if gusto mo mag-shine on your own. Patunayan mo sa gawa, hindi sa puro dada. She just ended her showbiz career. She used to be nice and beautiful. Now, she looks cheap. Well, she doesn't have a good stylist anymore." Ang cheap ng ganitong atake. Pagkatapos mong pagkakitaan, ngayon sisiraan mo? For what? Lahat naman ng superstar sa Pinas dumaan sa love team bago sumikat ng bongga. Mas believe ako sa kanya kung dati niya pa sinasabi ang mga yan nung malakas pa siya kumita sa Pinas. "I'm slowly beginning to dislike her. Nakalimutan niya yata na sa love team siya sumikat ng todo at minahal ng tao. She's being ungrateful now. Kung di dal sa toxic love team sinasabi mo, di ka naman makikilala. Some love teams don't date in real life, but they're not allowed to say that. Si JL and Bea naman, open na friends lang talaga sila, pero pumatok naman. Parang full of bitterness na itong si Liza na parang hate niya lahat ng ginawa niya sa career niya. Ungrateful talaga ni hindi nga nakiramay kay OJ Diaz. Ang lala. Alam mo Liza, yung pinaka-toxic na ugali, yung walang utang na loob.
yung matapos kang tulungan, hindi mo na maalala. Napaka-ungrateful.